At kamusta? Kamusta ang muli sa lahat ng mga subscribers natin? Repa peeps, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating Simpleng Tambayan at YouTube channel, iVape, and our new video content sa ating Simpleng Tambayan, Oppo F7, how to replace broken or damaged LCD screen, and how to disassembly. At kung gusto mong malaman at gusto mong ma-experience, or kaya kung gusto mong makita lahat ng mga pamamaraan at technique kung paano magbaklas at magpalit ng LCD na basag ng Oppo F7, or kaya kung meron kang ganitong klaseng same model, napaka-easy at simple lang ang gagawin mo. Keep supporting, subscribe, like, and click notification bell for more updated videos. At alam niyo yan, daily tayo nag-upload ng mga video tutorial, helping tips, healthy guys, at simple basic technique dito sa ating YouTube channel, iVape. At pakiusap lang po, please don't skip the ads sa lahat ng mga video tutorial natin, nang marami pa tayo may upload ng mga helping tips at healthy guys. And our first step ng ating video tutorial, napaka-easy lang baklasin yung Oppo F7, pero iingatan pa rin ninyo yung fingerprint niya, yung back cover, no need ng hair blower, heat gun, or kaya ng blower para matanggal yung back cover ng Oppo F7. Ang need lang ninyo yung metal spudger, or kaya kung meron kayo mas maganda pa sa metal spudger ko, iaangat lang ninyo yung pinaka back cover ng Oppo F7, pero dapat mayroong 100% na pag-iingat doon sa pagbabaklas ng back cover, dahil nasabi ko na nung una meron po siyang fingerprint, at hindi na makigano mahihirapan magbaklas ng back cover ng Oppo F7. Now, our second step ng ating video tutorial, napaka-simple at easy lang din naman, same sa lahat ng mga video tutorial natin. Once na magpapalit ng mga LCD light ng Oppo F7, ang inuuna na kaagad yung back cover. Then, hindi pala pauna yung back cover, kailangan nyo palang i-release yung, or kaya i-remove yung SIM card tray para hindi masira yung SIM card tray. Lagi ko nakakalimutan yun. Kaya't pasensya sa ating medyo may pagka-miss na video tutorial, pero dapat always 100% na present yung ating minded. Kaya't yun lang yung binanggit ko. Then second, kailangan ninyo i-remove yung mga connector ng battery. First, yung battery muna, then i-remove ninyo yung flex ribbon ng charging port at ng LCD screen damage. Then second, kailangan na ninyong i-remove yung motherboard. Bago nyo ma-remove yung motherboard, kailangan mo lang nyong i-remove yung cover at yung lahat ng screw ng Oppo F7. Now, our third step ng ating video tutorial, once na na-remove na ninyo 100% yung motherboard, then next na lang ninyo yung mga kailangan i-remove, yung battery, yung LCD screen using hair blower, or kaya yung heat gun. At may clip background lang tayo sa mga gatong problema ng LCD screen, yung biglang nag-black screen, na wala ng ilaw, na wala ng display, pero walang basag at hindi nababasa. Sample lang yun sa ating highlight screen. Nakita naman ninyo na putol, or kaya nakat yung LCD ribbon or flex ng LCD. Yan yung mga nagiging problema. Now, our third step ng ating video tutorial, Oppo F7, how to replace new LCD screen and how to disassembly, at paano maiiwasan, at paano hindi ka gagastos na mas malaki. Dapat mong iingatan madalas, at dapat hindi mababagsak, or kaya maiipit light nung nangyari sa cellphone ng ating katambayan. Ganyan po yung nangyayari sa mga LCD screen na madalas nababagsak, or kaya madalas na naiipit. Kaya't ugalayin po natin, naiingatan natin, lalo na yung mga cellphone natin, mga gadget natin, para hindi tayo gumastos at hindi tayo mas mamroblema. At sana meron naman kayo natutunan at may naibigay naman tayo ng mga helping tips. At maraming salamat. Don't skip the ads sa lahat ng mga video tutorial natin.